Kumusta po kayong lahat? Celebrity Chika time po muna tayo at may inihanda po kong chika para sa inyo. Tara po't magchikahan na po tayo. Nakakaloka, cryptic message ni Alden sa Twitter na pag-Google search ang lahat. Yes mga maka-celebrity chika time, yan ang tatalakayin natin na lubos ring pinag-uusapan sa social media. Bago po tayo magsimula, inais ko po munang batiin mga team bahay, team abroad at mga seniors natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat at happy blessed Sunday po! Nag-post si Alden sa kanyang Twitter account ng makabuluhang mensahe. Kanyang sinabi na Law of Equivalent Exchange. Ano nga ba nais iparating ni Alden sa kanyang post na yan? Masyadong malalim kung kaya't marami ang napapaisip at napapatanong kung ano ang kahulugan ng sinabi na yan ni Alden. At dahil curious nga po ang lahat, ay napa-research po ang mga ito at inalam kung ano po ang ibig ipahiwatig o anong ibig sabihin ng mga salitang yan ni Alden. At narito po ang ibig sabihin ayon kay Mr. Google. Ayon nga po kay Mr. Google, it is a humankind cannot gain anything without first giving something in return. To obtain something of equal value must be lost. That is alchemist's first law of equivalent exchange. Yan ay ayon kay Mr. Google na ang tao ay hindi maaaring makakuha na anumang bagay nang hindi muna nagbibigay ng kapalit upang makakuha isang bagay na pantay ang halaga na mawawala. In fairness po ha, masyadong malalim ang nais tukuyin dito ni Alden. Ito kaya ay may kinalaman sa kanyang personal na buhay? O sa mga taong nakapaligid sa kanya? Ay, whatever, para sa akin, mukhang nagiging malalim ngayon si Alden ha. Kaya naman marami po ang napareact sa post na yan ni Alden. Narito po ang kanilang mga sinasabi. Pahayag ni Batu, ano yan, Pops? Pang-genius yan. Ha-ha-ha. Love you. Ingat lagi. At sumagot si Magneto Logan 18 at kanyang sinabi na pag-Google ako, ang natatandaan ko lang ay Law of Supply and Demand. Mula kay Jazz, kanyang sinabi na pasubok brain cells ko, kuya. Iba talaga pag-genius eh. Buti na lang may Google. Thank you po sa paramdam. Relieve na ang buhay kong hiram. Stress sa online class eh, but now recharge na ako. Yahoo! Ingat ka po palagi, kuya. Kay Emily Kurisaki, kanya namang sinabi, if it is about business, I think that is normal question. What are you referring to? I think ask God for guidance in all your decisions, enlighten your heart and your mind. Have a clear mind before you enter in every situation so that you can see both sides. It's okay to be ambitious. Eto pa kay Nature Lover, kanya namang sinabi, ah, now I get it. Nag-apply sa'yo ito, no? Yung nasacrifice mo ang studies mo cause of showbiz commitment plus yung time mo for yourself in exchange of something fruitful din naman kasi para sa family mo din. Yun ba yun, Pops? Kay Fantastica, kanya namang sinabi, now I learned something. Salamat, Alden, na pag-Google tuloy ako. Yan po ang mga komento, usap-usapan at opinion ng mga followers at supporters ni Alden patungkol sa post po niya na yan sa Twitter. Marami po ang hindi magkamayaw at talaga namang pong nag-Google search pa po ang lahat. Makita lamang kung ano po ang ibig pakahulugan dyan ni Alden sa kanyang post na yan. Ay naku, ganyan si na Alden at Main. Sa bawat post, marami ang talaga namang na-excite alamin kung para kanino o para ano ba yan. At isa na nga rin po ako dyan sa nag-research. Yan po ang aking Chika Updates for today. Salamat po sa inyong panunood. Huwag po kalimutang mag-subscribe. Pwede po mag-comment sa ibaba. Basta huwag lamang po hearts o nakakasakit sa isa't isa. Salamat po muli. Spread love, not hate.